Fernandez POV. Negros, wala sa plano na doon ako magtatago. Ngunit dahil doon patungo unang biyahe ng barko, kaya wala na lamang akong nagawa kung hindi sumugal at doon na makipagsapalaran. Mag-iingat ka, Fernanda. Nice meeting you. Tura ni Cardo, kaya kahit papaano tipid ko tong nginitian. Nagpapasalamat pa rin ako sa tulong na ginawa niya kahit naiinis ako doon sa pagyakap niya ng walang paalam at sa pagnakaw ng halik. Aalis na ako. Salamat din. Ikaw na rin ang magpaabot ng pasasalamat ko kay Cleo. Puno ng sinseridad na sambit ko bago tuluyang umakyat papasakay ng barko. May 20,000 binigay si Cleo, kaya sobra-sobrang laking tulong na to sa pagsisimula ko ng panibagong buhay. Unang-una kong gagawin ay maghanap ng matitirhan at sunod ng paghahanap ng trabaho. Wala akong dalang kahit na anumang gamit, kundi ang tanging lumang suot ko lang. Kaya kung saang lugar man ako mapapadpad sa Palawan at dalhin ng aking mga paa, magsisikap ako, hindi lang para sa akin, kundi lalo na para sa batang nasasinabupunan ko. Tiningnan ko sa tiket ang numerong nakasulat para sa magiging higaan ko. At nang mahanap ko ito ay parang matanggal lahat ng hinanakit at pagdurusa ko sa loob ng mga nakalipas na buwan. Payapa ako umupot na luluhang nagpasalamat sa itaas sa kalayaang binigay sa akin. Sa kalayaang kay tagal kong hinangad at ngayon ay abot kamay ko na. Huwag niyo na po akong sunduin, Nay, para hindi sayang ang pamasahin niyo. Ayos lang po ako. Kabisado ko pa rin naman ang daanan pauwi sa bahay natin eh. Rinig kong emosyonal sambit ng isang babae sa kausap nito sa hawak niyang cellphone. Dahil magkatabi kami ng kama ay dinig-dinig ng dalawang tenga kong sinasabi nito. Mag-iingat din po kayo dyan. See you po, Nanay. Anito pa bago binabang aparato niya. Ngayon sisingot-singot ito habang inaayos sa mga dala niyang bag. Dahil sa nabanggit nitong salitang nanay, ay bigla ko rin naalala si Lola Corazon na siyang tumayong nanay sa akin simula pagkabata. Hindi ko napigilan na mabilis ang paglandas ng mga luha sa aking mga mata dahil aalis ako nang hindi malang nakakapagpaalam sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung saan siya nakalibing o baka hindi na nailibing dahil napasama sa pagkakasunog. Tapos sobrang tangat gaga ko pa para umibig sa lalaking gumawa sa kanya ng kahayupan. Ngayon ko rin napagtanto kung gaano ako kagaga. Kahibang mabuti na lamang at tinuloy kong pagtakas para hindi ako usigin ng habang buhay na konsensya ko. Dahil sa bumalot na kalungkutan, hindi ko na malayang marahan na pala ako napapahigpi. Miss, ayos ka lang? Tanong ng babaeng katabi ko na kama. Na kanina'y kausap ang nanay niya. Hindi pa man ako nakakasagot ay inabot na nito sa akin ang hawak niyang panyo. Salamat, ani ko matapos nung tanggapin. Umiiyak ka rin ba dahil makakauwi ka na sa pamilya mo? Concern na tanong nito, kaya nagangat ako ng mukha para ngitian siya. Pero may bahid na pait at lungkot ang ngiti kong ito. Uuwala na akong pamilya. Mag-isa na lang sa buhay. Malungkot na pagbabahagi ko ng aking buhay, kaya napaawang ito sa kamalungkot ng umiti. Pero may magiging katuwang na ako, etong anak na nasa sinapupunan ko. Dugtong ko sa naunang sinabi, kaya lumiwanag kahit na papanong itsura nito. Sorry, masyado atang sensitibong tanong ko. Teka, saan ka nga pala sa Negros? Malay mo baka magkalugar lang tayo o hindi kayo magkalapit na barangay? Magilaw na tanong nito, kaya bala ko magpakatotoo sa kanya't sa paksang ito. Hindi ko rin alam. Unang beses ko palang naaapak sa lugar na yon para makipagsapalaran. Wala rin ako maskin isang kakilala doon. Sumugal lang ako at umaasang magkakaroon ako ng panibago at magandang buhay doon kasamang magiging anak ko. Matapat na sa laysay ko. Ganun ba? Eh di ako, ituring mo na ako bilang bagong kakilala mo. Siya nga pala, ako si Jessica. Ikaw, ano pangalan mo? Anito sabay abot sa kami niya. Kaya walang pagdadalawang isip ko tong tinanggap. Ella ang pangalan ko. Sagot ko't patawarin ako sa pagsisinungaling. Ngunit kailangan ko ring ibahin ang aking pagkatao para makasiguradong hindi ako matutunto ng halimaw. Nasa pagbabagong buhay ko ay ang pagyakap ko pa rin sa bago kong pagkatao. Nice meeting you, Ella. Alam mo bang napakaganda mo? May lahi ka bang banyaga? Pasensya ka na sa tanong ko ha. Talaga kasing kanina pa ako naaakit sa ganda mo eh. Magilaw at panay papuri na sambit ni Jessica, kaya hindi ko mapigilang mapangiti. Hanggang sa nakapagpalagayan kami ng loob ni Jessica. Dahil may pagkapalabiro ito at palakwento. Sa loob ng ilang oras na pagkwekwentuhan ay marami na akong nalaman tungkol sa pagkatao niya. Habang ako'y hanggang doon lang muna, tikom na muna ang bibig, alang-alang na rin sa kaligtasan namin ng anak ko. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin, Ella?
Mahirap lang din naman kami pero mas maigi na yung makakasiguro nating ligtas ka lalo pat buntis ka. Kami na lang naman ni nanay ang magkatuwang sa buhay kaya tsak na matutuwa yun na may kasama kong bagong kaibigan. Mag-ilom na alok nito sa akin na siyang kiniliwanag ng aking mukha. Sigurado ka, Jessica? Hindi ba nakakahiya? Nagagalak na paniniguro ko. Kinuha nitong kamay ko't marahang pinisil. Ramdam ko mabait kang babae at mukhang marami pinagdaanan sa buhay. Kung magtitiwala ka sa akin, hindi ka namin pababayaan ni nanay doon. Saka, nabubuhay ka ba sa payak at simple lang? Ito naman ang naniguro kaya naluluha ko na patango. Ano ka ba? Laki rin ako sa hirap kaya walang magiging problema sa akin. Pangako ko rin na tutulong ako sa inyo at hindi magiging pabigat. Salamat, Jessica. Maraming salamat. Puno ng kagalakan at pag-asa ang sambit ko, saka ako nito niyakap ng mahigpit. Okay bait na may kapal sa akin dahil kahit sarami ng dagok na yan, kinaharap ng aking buhay may pag-asa pa rin siyang binibigay. Hindi niya ako pinahirapan para sa bagong landas na aking tatahakin. Nang dumating ang oras ng pagdaong ng barko, ay hinila na ako ni Jessica dahil baka daw magbagong isipan ko. Tinulungan ko rin siyang magbitbit sa dala niyang bag. Pagkababa natin ay sasakay pa tayo ng bus. Mga 2 oras lang naman, medyo probinsyang probinsya kasing lugar namin. Malapit na sa dagat, paliwanag ni Jessica ang initian ko lang. Ano ka ba? Walang problema. Mag-iliw na turan ko hanggang sa tuluyan kaming nakababa ng barko. Agad kaming pumunta sa terminal ng bus at naghintay pa ng ilang minuto bago dumating ang bus. Pero nang wala sa sariling nagpaningaling nga ako sa paligid, habang pumipila kami nahagip na aking mga matang 2 lalaki na parang titig na titig sa akin. Niluko bigla ako ng kaba kaya napahigpit ang hawak ko sa braso ni Jessica. Fernanda, ayos ka lang? Nagtatakang tanong nito. Marahan lang ako umiling at mapait na ngumiti. Oo, ayos lang. Tipid na sagot ko't nang muli kong tinignan ang pinupwestohan ng mga lalaki. Ay wala ng mga to. Napalunok ako ng mariin at taimtim na nanalangin na sana'y wala lang yon. Na sana guni-guni ko lang para tuluyan akong mamuhay ng mapayapa kasama ang mga bagong tao na siyang magiging katuwang ko sa panibagong landas na tatahakin. Dalton's POV. Dalton, it's time to eat. I'll bring you food here. Come on! Puno ng pag-aalala ang sambit ni Cleo. Napasigaw pa ito para mapalakas ang boses dahil wala akong balak na pagbuksan nito. It's been this. Magmula nang tumakas si Fernanda and what's more even surprising ay halata pinagplanuhang maigi ang pagtakas niya. Lalo pat may sumundo sa kanyang isang lalaki. At hindi lang basta sumundo dahil kuhang-kuha sa CCTV ang yakapan at talikan ng 2. Ang masama pa, hindi man lang klaro sa CCTV ang itsura ng lalaki, maging ang plate number ng sasakyang sinakyan nun. Para bang alam na alam nun at pinag-aralang maigi ang pwesto ng CCTV sa labas ng mansyon. Bullshit! At magmula nang mapanood ko yun ay nawalan na ako ng ganang mag-imbestiga at maghanap pa sa kanya. Kung paano siya nakatakas at kung sinong tumulong sa kanya ay nawalan na ako ng pakialam. Hindi naman ako sumuko. Katunayan, I did my very best to find her from the first to second days. Pinahalugo ko na nga mas sa mga tauhan kong buong San Agustin pero hindi pa rin siya mahagilap. Paano ko nga naman nahanapin ang babaeng buong loob na ginawa ang lahat para tumakas at makapagtago kasamang lalaki niya? Natitiyak ko na mahigpit ang pagtatago ng 2 ngayon kung saang lunggaman sila putang inang lalaking yun. Shit, all those days. Ako lang pala tungutong-uto sa ginagawang tanga. Na may lihim at patago palang karelasyon ng hayop na kriminal na Fernandang yun at di malang ako naghinala. Napakagaling niya magtago. Kagaya nung kung gano'n siya kagaling para maisakad o para ng pagkitil sa buhay ni Lolo Benedicto. Dalton, please, open the door! Nag-aalala na ako sa'yo. Kaming lahat! Muling sambit ni Cleo kaya umigting ang pangako. I don't need your concerns, asshole. Inis na sambit ko kaya mas lalong lumakas ang pagkatok nito. Nag-aalala? Hindi ko kailangan ng pag-aalala at concern na sino man. Gusto ko lang na makapag-isip ng tama at hayaan ang sariling namnamin ng sakit na nadarama ko. I don't want them to see me weak. Kukuha lang ng sapat na lakas ang puso ang ngayon, but I promise to be back. And rise again as the ruthless Dalton Monsur. Marahil karma ko na to dahil mas sinunod kong puso kaysa bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo. Na marahil pinapaalala lang sa akin at paulit-ulit na sinasampal na kailanman hindi magiging tamang isang mali. Shit, this is what I've got for being so fragile. Kung bakit ako basta-basta na lamang lumambot sa isang kaaway.
kung bakit ako nagpakatangat bobo para ibigin ng babaeng dapat sana ipaparusahan ko at paghihigantian. Dalton, please, just open this door and... Hindi natuloy ni Clay ang sasabihin dahil galit kong binuksan ng pintuan. Napuno na ako sa pangungulit niya. I told you to stop and stay away from me. Bulyaw ko at kinuha sa kami niyang hawak na tray ng pagkain sa kawalang kahirap-hirap tong binalibag sa harapan niya. Now, what do you want? Gusto mo bang pati ikaw balibag ko papalabas ng mansyon na to? Nanggagalaiting singhal ko. Umalingaw-ngaw pa sa bawat sulok nitong mansyon ng galit kong boses. Kaya alam ko naririnig doon ang lahat. Inaalala lang naman kita. Please, don't do this to me. Isipin mo naman ang anak natin, Dalton. Isipin mo naman ang bata sa sinapupunan ko na siyang naapektuhan sa pakikitungo mo. Puno ng emosyon na sambit nito sa naluluhang mga mata sa kaya ko tinalikuran. Umakyat naman ang isang tauhan ko para pulutin ang mga plato at basong nabasag. Saka ko malakas ng sinaradong pintuan. Iritable kong tinungong Terry saka nagsindi ng isang stick ng sigarilyo. Am I really that broke? Ganun ba ka-obvious na sobra ko nasasaktan at parang wala sa sarili? Umigting ang pangakot ko yung mga kamao sa sariling naiisip. Hit-hit bugang ginawa ko para pakalmahin ang nag-aapoy na nararamdaman ang dibdib ko. Ilang saglit lang ay nakarinig na naman ako ng sunod-sunod na katok and this time, boses na to ni Edison. Dalton, dude, it's me! Anito kayo napabuga ko ng usok sa kamuling tinungong pintuan para pagbuksan ito. I also need to talk to him dahil siyang pinakiusapan kong pumunta at mag-check sa syenda dahil hindi ko yung kayang gawin sa ngayon. I don't want to face other people except him that I trusted as my real friend. Muli ako nagtungo sa terrace kaya to sumunod. Nakausap ko na si Mang Pedro at nagsimula na silang magtanim ngayong araw. Sa susunod na linggo pa darating ang ibang mga binhi kaya hindi nila masasabay ang lahat. Ang rancho naman may sabay na ng anak na kabayot kambing mo. Kaya malaking tulong yun para mabawasan ang pagbili ng mga bagong hayop. Mahabang impormat sa laysay ni Edison na siyang kinatango ko lang. Saka ko napatitig sa kawalan, sabay hit-hit ng sigarilyo. I know you're not okay, Dalton. At nauunawaan ko kung bakit ka nagkakaganyan. But please, be fine as soon as possible dahil napakaraming trabahador at empleyadong umaasa sa'yo. Kung patuloy kang maglulugmok dito sa kwarto mo, mapapabayaan mo ng tuluyan ang mga kumpanya mo. Masasayang lahat ng pinaghirapan mo ng lolo mo't ng mga ninuno mo. Mahabang salaysay nito na kinaangat na sulok ng aking labi. Kailan ka pa naging best advisor ha? I know what I am doing, Brad. At alam ko rin kung paano ako babalik. Do you think I'll let that happen? Minsan na ako naging tanga kaya isusumpa ko hindi na yun kailanman mauulit. Nakaiting ang pangasagot ko kaya saglitong natahimik. Pero hanggang kailan, dude? Sana naman huwag masyadong matagal. Komento nito kaya mapait akong natawa. Babalik na muna ako ng Manila at sana pagbalik ko dito maayos ka na. Buka na ulit, Dalton. Tugon nito sa katinapikang braso ko bago tutuluyang lumabas ng kwarto ko. Hanggang kailan, sa ngayon hindi ko pa alam but I promise to come back stronger and even more ruthless and powerful. Isusumpa kong walang sinumang babae ang muling makakapagpatibok ng aking puso. Isusumpa kong buwisit na pag-ibig na yan. At makalipas lang ang ilang linggo, ay muli ko natagpuan ang sarili sa high-end bar na paboritong puntahan namin ni Edison. Gigil ako na patingala habang hawak-hawak ang buhok ng babae naglalaro sa akin. I'm near, baby. Ako din. Halinghing din ito. Used lot. Sigaw ko na puno ng gigil hanggang sa tuluyang makaraos. Nang kapwa kami natapos sa quickie kagat labi nitong inayos ang suit niya saka siya lumabas ng cubicle. Ang sarap mo. Sa ulitin ha, handsome. Sambit nito sa kako binigyan ng isang flying kiss. Napailing na lamang ako matapos makapag-zipper. Ay lumabas na rin ako ng CR. Mukha kagad ni Edison ang nabungaran ko tawang-tawa pa na napailing ang loko. See, that's the Dalton that I've known for so long. Welcome back! Abot-teng ang ngisi nito sa kako masayang tinapik sa braso. Yeah, I supposed to say it for myself. Welcome back, Dalton Monsur, for your real world. Fernanda's POV. Sa loob ng mahigit ilang linggong pananatili sa simpleng tahanan ni na Jessica at Nanay Linda ay naging maayos at payapa ang buhay ko kahit pamanpayak ang pamumuhay namin. Silang dalawa na lang din ang magkatuwang sa buhay dahil matagal na mayapang tatay ni Jessica at nag-iisang anak lang din siya. Kaya naman magilo at buong-buo akong tinanggap na mag-ina kahit paman sa kalagayan ko nagdadalang tao. Anak na rin ang turing sa akin ni Nanay Linda. Kahit kakakilala pa lamang nila sa akin.
Kaya hindi ako nakakaramdam ng pagkailang sa paninirahan sa kanila. Kahit minsan binabala ko na sanang mangupahan na lang at mahigpit nila yung tinutulan. Kaya naman ginagawa ko rin lahat upang makatulong sa kanila, lalong-lalo na sa usaping pinansyal. Pambawi man lang sa sobra-sobrang kabutihang pinapakita at pinaparamdam nila sa akin. Ang 20 mil na binigay ni Cleo ay ginawa kong puhunan para sa isang maliit na pwesto sa harapan ng bahay nila. Nagpapagawa kami ng maliit na tindahan ng gulayan at prutas at pagsapit naman ng hapon ay nagtitinda kami ni Jessica ng barbecue. Katuwang kong maging nakay napakaayos ng kita namin sa araw-araw. Talaga namang napakalaking tulong nito sa gastusin namin, lalo na sa pagkain. Nakakapagtabi din ako para sa aking panganganak. Halos gabi-gabi tayong pinipilahan dahil dyan sa kagandahan mo, Ella eh. Nakangising bumulong sa akin si Jessica habang dalawa kami nagpapaypay sin order ng walang customer. Natatawa na lamang ako't napapailing dahil itong palagi niya sinasabi sa akin. Magmula kasi na magbukas kami palaging ubos ang paninda namin. Mali ka dyan, swerte daw kasi ang buntis sa negosyo. Pagtatama ko naman sa kanya sa mihinang boses. Masigit ko naman kasi yung pinapaniwalaan kumpara sa itsura kong wala namang kaarte-arte. Aba, oo naman, swerte sa atin yung baby mo. Pero syempre, hindi talaga nawawalang lucky charm din yung ganda mo. O tignan mo yung lalaki sa kabilang barangay. Anit na sabay turo sa mga lalaki naglalakad patungo dito. May nagtitinda naman ng barbecue sa barangay nila pero talagang dito bumibili. Siyempre kasi napakaganda ng tendere eh. Dinaig pang artista, dagdag na puri pa ni Jessica. Kaya napapatawang napailing na lamang ako. Ella, magkano ka nga pala? Este, sa isaw pala, ani ni Baldo. Kapitbahay namin kaya hinampas to ni Jessica ng stick. Talagang niyakap ko ng katauhan bilang nagngangalang Ella na maging sina Jessica at Nani Linda itong pagkakilala sa akin. Balang araw magkakwento rin ako sa kanila sa lahat-lahat. Pero sa ngayon itatago ko na muna dahil napaka-presko pa ng masasakit na alaala at karanasan ko bilang Fernanda. Isa pa, paraan ko rin to para hindi matunto ng sinuman. Lalong-lalo ng halimaw na yon. Hoy Baldo, umayos-ayos ka dyan sa pananalita mo kung ayaw mo pati ang labi mo. Ituhog ko sa barbecue stick. Gusto mo? Inisasita nito sa lalaking kinahalakak lang ng loko maging ng ibang namimili. Eto naman si Jessica, biro lang eh. Pasensya ka na Ella, joke lang yon. Pero ang ganda-ganda mo talaga, walang halong biro. Para kang anghel na bumaba sa lupa. Dagdag pa ni Baldo, kay natatawa na lang din ako napailing. Ang dami mong banat, akala mo naman papasa ka dyan kay Ella. Nakangusong pang-aasar ni Jessica, kaya napasimangot ang lalaki. Oo nga eh, dapat kay Ella nag-artista na lang. Suporta naman ng isa pa na hindi ko kilala sa pangalan. Aba, kung nag-artista siya, edi malamang hindi na kayo bibili dito. Kapag ako na lang ang tendera, rest back naman ni Jessica habang ako'y nakikinig lang sa usapan at kulitan ng mga to. Tama ka dyan, Jessica. Kaya nga halos gabi-gabi na lang kami nag-uulam ng barbecue. Pati misis ko nagdududa na sa akin. Sabat na wika naman ng isa pa kaya halos nagtawanan ng lahat. Nasanay na ako sa biruan ng mga taga dito. Kahit bago pa lang ako'y nakagaanan ko na ng loob ang mga tao dito dahil mababait naman sila at kwela. Kung may biro mang hindi magandang pakinggan ay palaging nalalagot kay Jessica. Isa pa, wala rin kasing nakakaalam na nagdadalang tao ako kasi hindi pa naman talaga halata ang tiyan ko. Para nga lang akong busog sa liit ng umbok nito. Kaya marami pa rin nagpapalipadhangin na hindi ko nalang pinapansin pa o binibigyan ng halaga. Sa ngayon, sa buhay namin na anak ko, ako nakafocus. Dahil mabilis na ubos ang paninda namin ay maaga kami nakapagligpit ni Jessica. Si Nanay Linda naman nagsarado na natindahan para maaga kami makapagpahinga. Sigurado ka bang ayos ka lang, Ella? Sabi naman sa'yo na kaya na namin ni Nanay eh. Nag-aalala ang tanong sa akin ni Jessica nang mapansin itong pinakawalan kong malalim na buntong hininga matapos maupo sa upo ang kawayan. Oo nga anak, dapat sa'yo nagpapahinga na lang muna. Hanggat hindi ka pa nakakapagpa-check up, hindi tayo sigurado kung maayos lang bang baby mo sa loob. Baka ka ako eh, masailan niyang pagbubuntis mo. Suporta naman ni Nanay Linda kaya nginitan kong dalawa para hindi na mag-alala pa. Ayos lang po kami ni baby. Huwag niyo na po kami alalahanin. Ganito po talaga siguro kapag buntis na eh. Pero exercise na rin to para naman hindi ako mamanas. Sagot ko sa dalawa dahil yun din ang observation ko sa mga buntis na kapitbahay namin noon. Ay, bilib na talaga ako dyan sa sipag mo. Hindi ka na talaga mapilit eh. Pero sa Lunes, schedule na magbubukas ang health center. Sasamahan ka ni Jessica na magpatingin doon. Ako na munang bahala sa tindahan. Informa ni Nani Lindang kinatango ko ng marahan.
Dahil medyo probinsyang probinsya pa dito, isang beses lang daw sa isang buwan may bumibisita ang doktor sa health center. Yun din ang dahilan kung bakit hindi pa ako nakakapagpatingin mamula nang mapadpad ako dito. Nasa syudad pa kasi ang mga ospital dito na may ilang oras pang biyahe magmula dito. Unang beses pa lang talaga yung dinala ako ni Manang Salome sa ospital dahil nalason ako. Na kung hindi pa nalason, hindi ko rin malalamang nagdadalang tao pala ako. Matapos namin kumain ng hapunan at makapagligpit, ay saglit na muna ako nagpahinga para makapag-half-pat. At ilang saglit lang, matapos ng lahat ay pumasok na rin ako sa maliit na kwarto na para sa akin lang at nahiga. Dalawa kasi ang kwarto nitong bahay ni na Jessica at para naman daw makatulog ng maayos ay dito nila ako pinatulog. Sobra talaga ako nagpapasalamat sa Magina dahil kung hindi dahil sa kanila ay baka nangangapa ako magsimula ng panibagong buhay. O ang malalay baka napahamak na kami na anak ko. Natapos kong taimti na nagdasal at nagpasalamat sa may kapal ay marahan kong hinaplos ang aking tiyan na may konti ng umbok. Kahit paman sa payatin kong katawan, nakagawian ko kasing gawin ito gabi-gabi, lalong-lalo nang kausapin ng anak ko na para bang naririnig niya ako. Kapit ka lang dyan anak ko ha? Bukas na bukas magpapacheck up na tayo sa health center para malaman ni mama ang kalagayan mo dyan. Para makainom na rin ako ng kinakailangang vitamins para masiguradong ligtas kang lalabas. Madamdamin kong tugon habang nakahiga. Emotional na naman ako pagkatapos. Kasi sa tuwing ganito hindi ko maiwasang maalala mga pinagdaanan ko hirap at pagdurusa sa kami ng halimaw na yon. At alam kong kahit gustuin ko mang kalimutan ng lahat ay hindi ko magagawa. Dahil nagdulot niya na matinding sugat sa aking puso. Sugat ngunit may dalang kasiyahan naman ng aking puso. Ganon kagulo at kakomplikado ang naging sitwasyon ko na mabuti na lamang at natakasan ko na. Isa pa, hanggang ngayon blanco pa rin sa akin ang lahat sa kung sino naglugmok sa akin sa pagkawala ni Don Benedicto. Kung sino mga taong totoong kumitil sa buhay niya at kung anong motibo nila. Sa ngayong nakalaya na ako, muling namuhay ang kagustuhan kong alamin ng lahat. Kilalanin ng mga taong totoong salarin at ang may gawa ng pagkakalugmok sa akin na nasisiguro kong kasabwat o mga kasabwat ng sinungaling na Lara Mendez na yon. Maaring wala pa akong kakayahan sa ngayon pero ramdam kong makakamit ko rin ang lahat sa tamang panahon. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Fernanda? A.K.A. Ella, ngayon namumuhay na siyang malayo kay Dalton. Magawa kayang mahanap ni Fernanda ang mga kasagutan sa likod ng pagkamatay ni Don Benedicto na naging dahilan ng paghihirap niya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.